So, paano nga ba malalaman kung magandang barrel ang nabili nyo? So, ngayon, ito yung magiging topic natin. So, bagong lahat, pasok mo natin yung intro. So, may tatlong barrel tayo dito ngayon. Isang DBB barrel. 2-2. Saka Cromoly barrel. Tinatawag nilang Mau. Mau barrel. Ito, ito yung mark niya. Ito ba? Ito, ito. Mau. Yan. Tapos itong HW100 na barrel. Napakagandang barrel. So ang haba nito nasa 24 inches. Ito. HW100. Ito yung pellet na pinasok ko kanina. Yung gamit ko na pong push ng pellet. Pala papasok dito tapos labas ko dyan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kalalim yung kapit ng lands and groove ng barrel na to sa pellet. So ito papakita ko sa inyo. So sa nakita nyo, mas konti lang yung ano kapit niya sa barrel. So, isunod natin itong Cromoly barrel, yung may tatak na Mau. Nasa 24 inches, 2 feet yung haba niya. So, the same rin ng process dito sa HW100 na barrel. Bali, pinasok ko rin yung pellet sa loob, tsaka nilabas ko. Ito yung resulta niya, tingnan nyo. So, sa nakita nyo, medyo makapit siya sa land and grooves doon sa loob. Halos napunpun na yung head ng pellet. Tsaka yung skirt niya. Yung skirt niya, napunpun na. So, malalim yung kapit niya. So, Ito naman yung DBB barrel. Nasa 20 inches to. So, tinry ko rin na alagyan ng pellet sa loob. So, ito tingnan nyo. Yung DBB barrel. So, halos magkaparehas din sila ng Mau barrel. Yung kapit nila sa barrel is malalim. So, ibig sabihin nun, masikip. Huwag na. So, masikip to. Tsaka ito, ang DBB. Halos magkaparehas. Halos magkaparehas lang sila ng outcome sa pellet. Yun yung labas ng pellet pag binunga na ng air gun. So, ito yung HW100. Ito yung nagustuhan ko. Kasi yung kapit niya sa barrel is yung tamang-tama lang.
hindi siya nasasakal. Ang gamit ko ngayon is yung JSB 18.1 grain. Pero pag ginamitan ko pa ng local pellets na Super Zero or Silver Streak, mas malalim pa to, saka mas matigas pa itulak. Yung skirt na mismo is nasisira. Sisira yan. Kasi sobrang sikip. Ito, tignan ko lang. Patay. So okay yung ano niya. Mamaya picturean ko. So tignan niyo to. So kung gagamit kayo ng mga Mau barrel o chromoly at DBB, yung mga local barrel dito, ang iba gumagamit ng pellet resizer. Ito yun. Ito yun. Kasing laki lang ng tube din ng anong ng barrel natin. So pag pinasok mo yan dito, itong pellet, yung head size niya saka skirt niya is mag-iiba. Medyo i-compress niya ng konti. Halimbawa ito, tigas, no? So ito na yun. Kita niyo ba yung parang silver? Kita nyo ba yan? Yan na yung kinumpress ng resizer. Kaya pag may local barrel ka, ito yung ginagamit nila, resizer. Ito yung purpose niya, para hindi masyado masikip paglagay nyo ng bala sa barrel pag pinasok nyo. Kasi pag hindi na ano yan, na-resize, matigas yung skirt niya, na sira. Kaya pag matigas na siya, kailangan niya na mag-resize. So ano nga bang advantage ng DBB sa chromoly, at saka ano ang advantage ng mga imported barrel kaysa sa mga local? So unahin natin yung DBB. Ang DBB kasi ito yung ano, ito yung pinakamura, saka sabi nila ito yung pinaka, ito yung magkapareha sa Lothar Walter barrel ng Germany. Bale, ito yung replika niya. Napakagandang tumama pag na-break in, ha? Saka mura lang to, itong DBB barrel na to, around na sa 2,800-3,000, depende sa inches. Kasi ang alam ko nito is 150 per inches. Kaya ito nasa 20. So 20 times 150 around nasa 30,000. Ah, 30,000. 3,000. 3,000 lang ba? Napakamura nito sa ibang barrel, tsaka magandang performance niya. Tsaka advantage nito is hindi siya kinakalawang sa loob, kasi kuhan siya panso, hindi siya ano, hindi siya steel. Pero sa katagalan daw, sabi nila na pupudpud yung ano, yung riplings niya. So hindi naman siguro.
Hindi naman siguro ganun ka, ano, kabilis mo pod-pod. Yung dati sa arm score ko na converted, maganda tumama yun sa 100 yards. Nasa 1 inch lang. So, next natin is Cromoly. Steel barrel to. Saka, nagkamahala lang ito ng konti kasi sa DBB, nasa 4-5 ang isa nito. Yung bili ko dati, nasa 4-5. So, maganda rin ito tumama kung matune mo ng mabuti yung airgun mo, tsaka may harmonic yung barrel mo. Kasi dati may rock nito, nakakabit sa PCB ko. Hindi ko natune. Pero okay naman yung tama, pero gusto ko yung sa 20 yards, talagang one hole lang. Pero okay na rin yun, pang hunting lang naman. Ito lang yung advantage, disadvantage niya kasi kinakalawang sa loob. Pag hindi mo, pag nakastock ng matagal, dapat pag nakastock ko ng matagal, lagyan mo ng oil sa loob para hindi kalawangin. So, ito yung ginagamit ng iba pang match grade. Nakatsyon lang ng mabuti. Kaya may mga sekretos na dito kung paano ito tumanda, tumama. Pero kung straight out of the box, hindi. Dapat mo itong i-tune pa. Unlike yung sa BBB, pag na-break in mo lang, 1,000 pellets, maganda ang tumama ito. Nasa 850, to 800 to ba yung ano niya, yung sweet spot niya. Maganda tumama tong DBB. So ito naman yung HW100 na barrel. Napakaganda. Hindi ko pa nasubukan pero ang choke nito nasa dulo. Dito nasa 1 inch. Nabinasa ko na yung pellet. Hanggang dito lang yung choke. So match grade to. Napakaganda. Malalaman natin tong performance niya kung makabit ko na sa PCP kong pinagawa. Pero medyo matagal pa. So, anda-anda na lang muna. Ito yung kakabit ko na barrel. So, advice ko lang, pag gumili kayo ng barrel na DBB, or pumuli, kung mismo kayong pumunta dun sa magawa, mas maganda na i-test nyo. Bawal na kayo ng pellet pusher, saka ipasok yung pellet, saka tignan nyo kung sobrang lalim ng nakapit ng pellet, kasi pagka ganun kasi sigurado spiral yan, saka nasasakal na yung pellet. Mas maganda yung saktong-sakto lang yung kapit ng pellet sa rifling. Tsaka hindi siya ganun kasikip. Tsaka price nga pala nito, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam sa kaibigan ko yung nasa abroad kasi pinadala lang sa akin to. So, ikabit natin to sa aparating na PCP. So sana may natutunan kayo kahit konti. Pero marami pa tayong gagawin na video. Stay tuned na lang kayo dyan. Tsaka stay safe dyan sa COVID-19. Hindi pa tayo makakalabas ng talagang labas na labas dyan lang sa paligid ng bahay. Kapag target shooting, pero yung talagang punta ka sa mga ibang lugar, hindi talaga pwede. So that's about it guys. See you next video. Babush.